Dismayado ang ilang residente sa pagkawala ng kuryente sa Panay Island. Kamustahin natin ang sitwasyon doon sa ulat on the spot ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Katrina, unti-unti nang balik operasyon ang ilang planta na kabilang sa nakaranas ng multiple power plant tripping kahapon, pero muling bumaba ang load sa latest advisory ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa ipinalabas na update ng National Grid Corporation of the Philippines, alas 10 ngayong umaga, bumaba sa 162.3 megawatts ang kabuang load ng Panay Island mula sa 191.7 na load kaninang 6 a.m. na advisory. Kailangan ng dagdag na 135 megawatts para ma-stabilize ang supply. Hinihintay pa na makabalik sa grid ang malaking planta gaya ng Panay Energy Development Unit 1 na may capacity na 83 megawatts at PAM Concepcion Power Corporation na kayang mag-supply ng 135 megawatts. Kahapon ng hapon, nagsimula ang patay-sinding kuryente sa Panay Island at bahagi ng Negros Occidental at Bacolod City. Kaya kasabay ng mainit na panahon, uminit din ang ulo ng ilang mga consumer sa Iloilo City dahil sa naranasan na unscheduled power interruptions. Ilang beses na nawala ang supply ng kuryente, kaya ang mga residente at ilang negosyante na dismaya. Init niya ginaya ang kuryente, kaya madula na nang iais maperde din na. Kada ko ang balayran sa kuryente. Perde mga appliances. Siyempre, dako ang epekto una nga lang tam-an ka init. Ang amo da sa mga kagamitan na bodos ko maluoy kabay pang hindi maguba. Samantala, sa ipinalabas na statement ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas na dismaya ito sa nangyaring power interruptions at nangakong tatawagan ang Department of Energy at NGCP para malaman ang sanhi ng power interruptions. Dahil sa hindi estable na supply ng kuryente sa Iloilo City, nagdesisyon ng alkalde na suspendihin ang pasok sa lahat ng antas ngayong araw. Maliban sa Iloilo City, naranasan din ang power outages sa lahat ng franchise area ng Ileco sa probinsya ng Iloilo, Anteco sa Antique, Aquelco sa Aklan, Capelco sa Capiz, Gimelco sa Guimaras at bahagi ng Seneco sa Negros Occidental at Bacolod City. Samantala, sa Bacolod City, ilang establishmento ang minabuting pansamantalang patayin ang appliances dahil na rin sa naranasang patay-sinding kuryente. Habang hindi pa mabalik sa normal ang operasyon ng mga apektadong planta, patuloy na isasagawa ang load dropping sa mga power distribution utilities upang hindi maulit ang voltage failure. Katrina, yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.